we come to you in prayer. Let us pray. Father, we thank you, Lord, for your amazing grace. Thank you, Father, for saving us by your grace. And we ask, Father, that you will bless us, Lord, as we study your word. May you give us wisdom and understanding. And speak to every heart, Father, this morning. We just would like to ask that you will use your word for us and use your servant, Lord, for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Tayo po ay nag-aaral patungkol sa salita ng Diyos. Tayo po ay namumuhay sa modernong buhay. Mga paglagyan dito ng tubig. Ano? Malapit na tayo magkaroon ng pulpito na may paglagyan dito ng tubig. Ano? Ngayon wala pa. Baka siguro hindi pa darating si Kristo, magkaroon na tayo niyan. Ano? We are living in a modern, postmodern world. World that is really different from before. Ano? A world that is living according to what one feels. Kung ano po yung feeling ng isa, ay yun po ang kanyang the way na mamumuhay, for example. If you think that you are a man, you know, caught in a woman's body, so pwede kang magiging bakla, ano? Or tomboy, or ganito. Well, that's how we are living in the world, you know. We're living in a world which really according to what we seem to be. And masabi natin, for example, lahat ng mga bagay nangyari ngayon, like may mga soggy bills, lahat ng mga bills na meron, may Meralco bills, may kung ano pang mga bill, ano? May bill. Meron pa kayang pamaraan, ano? Is there any way for us to be delivered in such a modernistic okay? Philosophy and world? Kasi that is our natural nature. Lahat pong na makita ninyo na masabi natin bunga ng kasalanan, ayan po yung natural nature natin. A person can be sinful as he is. And that is part of the human nature because human nature is human. And human nature is sinful. Now, you can think whatever maybe a person can think because a person is a sinful one. Okay, he can do whatever he wants, for example. That is how we are living in our society today. You live in a world where we say you can do whatever you want. You can live whatever you like. Well, because it is according to what you think. According to, kumbaga ang rule, ano? The rule of yung inyong buhay ay sa kay Kristo. Ay, hindi sa kay Kristo, ano? According sa inyong feeling and emotion. And, the rule is according to what you think na kung ano po yung think mo na gusto mong gawin, eh yun po yung gawin mo, di ba? Especially kung hindi ka naman naniniwala sa salita ng Diyos. Now, it's either your way of life is controlled and patterned by the Word or in the Word of God, or patterned in a humanistic principles ng buhay or ng salita ng sanlibutan, for example. Kasi sa bawat buhay natin, sa bawat galaw natin, it is being under sa isang filosofiya, for example. Ano? If you are believing on the philosophy of the world, like there is no such absolute truth, that man is, we came from ape, no? For example, we came from, so many different perceptions ng tao, then that's how you think the world, no? And that's how you live your life. And that's really part of your living.
Okay, so it's either you are controlled and shaped by the Word of God, or you are shaped by other philosophies. Okay, ng buhay. Like for example, anong pananaw natin sa mga ganitong bagay? So, dapat yung pananaw natin ay based, no, according sa salita ng Diyos. Okay, kasi pag hindi sa salita ng Diyos, ay galing sa ibang klaseng sources ng pananaw ng tao. Okay? So, if we see our world is really living in a, you know, society which is really humanistic. And kung tingnan natin, parang wala nang pag-asa, no? Meron pa kayong pag-asa yung sanlibutan natin. Maybe you come to ask, came to your mind and ask a question, meron pa kayong peace na nalalaan sa sanlibutan? Is there any peace that will come to the world? Meron pa kaya? Well, the thing is, meron. Kaya lang, that will come on God's timing. And the peace that we are waiting is no other than the coming of the Prince of Peace, the Lord Jesus Christ. Without the Lord Jesus Christ, there is no peace in the world. And that's why maraming mga tao may sabi, oh, there is peace. Pero sabi ni Cristo, there is nothing but false peace. Okay? So we are to talk about yung salita ng Diyos para sa sanlibutan na namumuhay sa isang postmodern world, you know. So world na tapos na ang moderno, postmodern, okay? Tapos na ang moderno, ano? If this is the modern world, then this is the postmodern world. Sa tapos ng modern world, there is a postmodern world, and this is how we are living today. Okay? Yung postmodern world that people are living according to what they wish. Pero meron pa kayong pag-asa. Okay? Yun po yung binasa natin kanina, ang salita ng Diyos. The question is the Word of God still not the hope for a postmodern people or world? Okay? At sinabi natin, well, of course, yes. Because the Word of God is unchanging. The Word of God never changes. It is the same yesterday, today, and forever. That is the Word of God. So, it is the answer to any kind of season of life. Era, no, ng buhay ng tao. It could be modern, postmodern, post-postmodern, or post-post-post-postmodern. Or maski na post-post na yung mga modern, the Word of God is still the same. Okay? This is still our hope in every era or season of life. Bakit po? Bakit kayong salita ng Diyos ay nag-iisang pag-asa ng sanlibutan? Well, pinag-aralan natin because the Word of God alone is the promise of blessed hope. The hope that can only be found in the Lord Jesus Christ. The world is looking for hope, but there will be no hope without Christ. Now, the hope, maybe meron mga false hope. Maski hope pa yung pangalan mo, pag wala kang Kristo sa buhay, now you will have a hope na short-lived. But we praise God, si Brother Hope, mayroong Kristo sa buhay. Eternal na po. Pangalan niya hope, may eternal hope pa. No? And that is eternal hope in the Lord Jesus Christ. Because Christ will come again. Number two, because the Word of God alone has the power to make one live an upright life. In a world where we live, na parang sabihin natin, you remember this, ano? Na walang upright, masabi natin lahat ay crooked at wicked. Ano? Only God is upright because He is righteous, He is holy. Tayo po ay mga taong maraming liko sa buhay. Okay? Tayo po ay dahil tayo po ay mga makasalanan. Our sins, sabi ng Prophet Isaiah, your iniquities have separated you from your God. Okay? You cannot live a crooked life and then you live with God. It's not possible. Okay? Pero yung ginawa ng Diyos sa atin ay binigyan tayo ng Kristo sa buhay, and that the Lord Jesus Christ makes us upright in the sight of God. Number three, because of the Word of God alone offers one righteous judge. The world is looking for a righteous judge, but there is none. Righteous judge can only be found in the Lord Jesus Christ. He is our righteous
judge. Okay, dagdagan natin ngayong umaga. Okay, let's add two more. And then next Sunday, two more to complete this postmodern or the word for the postmodern world. Now, number four, why is it that the Word of God is still the answer for a postmodern world? Postmodern people. Because the Word of God teaches that salvation is only through the redeeming work of Christ. It was up in verse number 18 to 21, for you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down from to you from your ancestors, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. He has chosen before the foundation of the world, or creation of the world, but was revealed in these last times for your sake. Through him you believe in God, who raised him from the dead and glorified him, and so your faith and hope are in God. The world is looking for redemption. Actually, yun po yung kung minsan makita natin sa mga Chinese movies, you know, they are looking actually for ways on how they can live eternally. Gusto ng tao mamuhay ng mahaba, di ba? And they can exist even pag namatay sila. Okay? That is how most of the people, especially yung mga religious ones, they are looking for way wherein they can live eternally. Or they can live long, okay, in this world. And the world also has been teaching the world, okay, the world is teaching the world how to have this kind of eternal life, for example. And sabi ni Pedro, sabi niya, for you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed, from the empty way of life handed down to you from your ancestors. What Peter is talking about is the Christians in this tawag natin, no, Jews that were dispersed in the time of the Apostle Peter, they were being taught, okay, that redemption, okay, or salvation can be bought, okay. To have eternal life, for example, to stay alive forever, it can be bought, you know, by what? Silver or gold, okay? It has been handed down, meaning it has been the practice of their ancestors that redemption from their sinful state can be bought by silver and gold. And that's why maraming mga, kung tingnan ninyo, no, maraming mga religions, that they are teaching that you need to give, you need to give, you need to give, you need to do this, you need to do that, in order for you to be redeemed, you know, in order for you to have salvation. And that's why tayo naman, nung tayo ay nasa ganyan pang klaseng mga reliyon, ay gumagawa rin tayo, di ba? Tayo po ay nagbibigay ng pera. No? Silver lang, eh, marami namang silver, ano, yung sa sigarilyo, dami silver. Bansil, ano? Silver, hindi pong silver na gano'n, yung silver nung una. Silver and gold. Why? Because they thought that salvation can be purchased by doing, ano, by giving something in return. And actually, that is the background ng mga tao sa time ni Pedro. The word redeem, actually, is the word which means to release by paying ransom. Now, maraming mga, especially sa mga paganistic worldview, ano, na dapat, for example, may mga espiritu na gumagala-gala. Okay? May mga espiritu na gumagala, especially pag Semana Santa. Souls Day, for example. All Souls Day, di ba? May mga espiritu, for example, na gumagala, na dapat mo sila i-appease, ano, para at least ano ma-please sila at i-bless kanila. Okay. And that's the thinking of people na ganun po yung nangyayari. And they are paying something in order for them to, you know, to get something from this kind of spirits. But the word redeem in itself
For example, is noong una, mayroong mga sa churches, na during the first century churches, may mga miyembro sa iglesia, sa time nila ni Pedro, mga tawag sa nila, mga slaves. Okay, slaves. Yung slaves, sila po yung mga slaves. Alipin. Sila po yung mga may masters, ano, mga alipin. Like, wala silang rights and privileges. For example, kagaya ninyo, of course, ibang klaseng breed naman kayo, ano, tayo. Mga OFW tayo. Sila nung una, wala lang. They were slaves, you know. They were also free men. So imagine, sa isang church, mayroong slaves, mayroong free men. Itong mga free men na to, those who had never been slaves, sila po yung mga, kumbaga, mga matataas, no, na mga tao sa sosyedad. Hindi sila nagiging esklabo, no, esklabo, no, slave, hindi slave, no. Number three, mayroong freedmen. Ang freedmen, ito po silang nagiging slave noon, pero na-free sila from slavery. Paano sila nagiging free? Okay? So they became slaves actually by war, ano, bankruptcy, pag wala ka ng pera, magiging slave ka. Yung iba, binibenta nilang sarili nila para magiging slave. Yung iba naman, binibenta ng mga nanay nila para magiging slave, pambayad sa utang, pang mahjong, or kung ano ba, no? They became slaves, you know, dahil binibenta sila. Yung iba naman, by birth. Okay? They were by birth, kasi sa time nila, pag ikaw ay slave, slave ka na. Pati anak mo, slave na rin. Okay? Pero, mayroong pamaraan actually, na kung paano sila ma-deliver sa slavery, for example. And this is the word freedom, or redeem. Now, they can be redeemed, no, from slavery, and they can do it by, you know, money. To buy his freedom by the slave in his spare time or by doing more than his owner required. For example, pwede ka, slave ka, pwede mong bilhin yung inyong freedom. Okay, magbayad ka, mahal, you know. So, dapat mag-ipon ka, no? For example, 10 years old ka, nag-work, no? Makabayad ka siguro, mag-age ka na ng 60. Okay? So, that's maybe how expensive yung price ng freedom. And there are also slaves na they can also being paid by someone. Okay? So, for example, ako, walang-wala ako. I will be slave, by birth, a slave. But someone has paid and provided for my price so that I can be freed from slavery. Actually, the meaning of the word redeem is here. Okay? Someone has provided in order for us, no, to be redeemed. And that's actually what the Lord Jesus Christ has done. So Jesus has paid the price for us because, sabi ni Pablo, for we know na hindi tayo binayaran ng silver or ginto, okay? According sa ating tinuturo sa atin nung mga maliliit pa tayo hanggang ngayon, no, na pinapasapasa ng mga ancestor natin na tayo po ay maligtas sa paggawa ng mabuti at pagbayad ng ating mga kasalanan. Pero hindi po ganyan. We were redeemed, ano, by someone because someone has paid the price for our freedom. Bakit kailangan tayo i-redeem, Pastor? Bakit kailangan tayo magkaroon ng freedom? Well, because tayo po ay mga esklabo, no? Tayo po ay mga alipin ng kasalanan. We are slaves of sin. Tayo po ay mga alipin ng kasalanan. Kumbaga, mga OFW tayo ng kasalanan. Okay? Tayo po ay naka-andon sa kwan, ano, sa case ng kasalanan. At walang ni isa sa atin yung makabayad ng ating presyo para tayo makalabas sa case ng kasalanan. Pero ito ngayon, sabi ng Diyos, in His and by His great mercy, He sent His only Son, the Lord Jesus Christ, to redeem us. Okay? Ano po yung binayad ng Diyos sa atin?
Kasi marami ang Diyos na may-ari ng sanlibutan, di ba? Yung lahat ng ginto, lahat ng silver, lahat ng pera. Ang Diyos naman may-ari nun. No? Psalm chapter 24, verse 1, the fullness of the world, no? Ay sa Diyos. Pero bakit hindi nagbayad ng Diyos ng isang buong sanlibutan? Anong binayad ng Diyos? Sabi dyan, but with the precious blood of Christ, Lamb without blemish or defect. Ano po yung binayad sa atin? Ang presyoso, ano, presyoso, ano, the precious blood of Christ. Precious meaning walang price, no, priceless, precious, priceless. Yung dugo ni Kristo. Alam niyo ba na isang patak lang ng dugo ni Kristo, no, pwedeng hugasan yung buong puso ng buong sanlibutan. Parang joy yan, ano? Isang patak, kayang isang katutak. Joy. Meron mo joy, isang katutak lang, eh, no? Pero ang dugo ni Kristo, kayang hugasan yung isang katutak na kasalanan ng sanlibutan. Because the blood of the Lord Jesus Christ is a precious blood, the blood, divine blood, that is without blemish or defect. Now, bakit po tayo hindi bakit ang dugo natin hindi makabayad ng kasalanan natin? Kasi yung dugo natin unblemished. Ang dugo natin ay napakahugaw ba? Hugaw. Ano? Daot. Marumi. Ayun, ano? Sa Tagalog, marumi, ano? May isa kayong term na ginagamit eh. Dugyot. Dugyot. Ay, inong ano yun? Ilocano pala yung dugyot. Ano? Marumi sa Tagalog. Ano? Sa Bisaya, hugaw. Ano? Sa Ilonggo, hitko. Hitko. Pero ang ating mga, ang ating blood, our blood, and that's why walang makabayad ng ating kasalanan, for example. Ano? Maski ikaw pa yung ipinako sa cross ng Kalbaryo, for example, yung dugo mo, maski maubos pa yan, ang dugo mo ay hindi pwedeng magbayad ng inyong magtubos ng inyong kaluluwa sa case ng kasalanan. Yung dugo mo ay hindi makabayad at makatubos ng inyong kaluluwa na papuntang impyerno. Bakit po? Kasi ang dugo mo ay makasalanan. Hindi siya pantay sa nire-require ng Diyos na redemption. And that redemption can only be purchased by God Himself in the person of the Lord Jesus Christ. Okay? So, Jesus Christ, the Word of God is teaching us that Jesus Christ is the only source of our redemption. He is our salvation. Wala na pong iba. Sanlibutan, postmodern world, they are looking for other ways. Ano? On how, yung iba nga sa kanila, para makaligtas daw sila sa mangyayari sa sanlibutan na, for example, mga calamities. Yung iba sa kanila, pupunta na lang ng Mars. Okay? Yung iba sa kanila, prepare na, no? Pupuntang Mars. Okay? Para magtawagan sila doon ng Mars. Okay. Lahat magkumari doon sa Mars. Na. Mars. Bakit po? Kasi gusto nilang pantay-pantay lahat. But that could not be. Maski sa Mars ka pa, mamatay ka pa rin. Okay? And one day you will be facing the God who created the Mars. Okay? The God who created everything. So, He is the God who will give us this kind of salvation and that can only give us pure redemption that can only be found in the Lord Jesus Christ. Okay? So, sabi ng Galatians chapter 3 verse number 13-14 says, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hanged on a tree, so that in Christ Jesus the blessing of Abraham might come to the Gentiles. Anong blessing po yan? Genesis chapter 12 verse number 3 and 4, pinag-aralan natin last time, the blessing
of eternal life through Abraham, so that we might receive the promised seed or promised spirit through faith. So the Lord Jesus Christ is the one who redeemed us. Wala na pong iba. There is no other redemption. Wala sa iglesia, kanino man anuman pangalan ng iglesia, Baptist man, Bapticostal, iglesia ni Cristo, iglesia ni Manalo, ano pa yung iglesia ni Batman or iglesia ni Kibuloy. Walang redemption sa iglesia. Ang only redemption, the only redemption that we have is in the person of the Lord Jesus Christ. Sabi ni Pedro sa Acts chapter 4, verse number 12, "For there is none other name under heaven given among men whereby we must be redeemed, saved." Ano? So, binayaran tayo ng Diyos para tayo magkaroon ng kaligtasan, hindi ng ginto at pera, kung hindi ng kanyang sariling dugo, kanyang sariling buhay sa krus ng Kalbaryo. Sabi ni John Walford, he said, "The work of redemption was accomplished by Christ in His death on the cross and has in view the payment of the price demanded by a holy God for the deliverance of the believer from the bondage of and burden of sin. In redemption, the sinner is set free from his condemnation and slavery of sin." Tama po yun. Sa ginawa ng Diyos na pag-redeem sa atin, pagtanggal sa atin, pagkuha sa atin sa cage ano, ng kasalanan, tinanggal din ng Panginoon yung condemnation sa atin. Tama si Pablo, sabi ni Pablo in Romans chapter 8 and verse number 1, "There is now no condemnation to them who are in the Lord Jesus Christ." Kanino po walang condemnation? Kung nasa iglesia ka, hindi. Sabi ni Pablo, "To them who are in Christ." Hindi sinabi ni Pablo, "There is no condemnation to them who are in Roman Catholic Church, in Baptist Church, or in Iglesia ni Cristo, or in kung ano-ano pa yung mga iglesia na mayroon tayo." Hindi po sinasabi ng Biblia yung ganon. Sabi ng Biblia, "There is no condemnation to them who are in Christ." Meaning, kung nasa kay Kristo ka, you have been redeemed, you have been set free from the condemnation and slavery of sin. Tanong ng sanlibutan, ng postmodern sanlibutan is, paano kaya ako mamuhay ng walang kasalanan? Ano? Ng mabait. That's why, ito po yung kanta even ng mga modern people, ano? Si Andrew A., di ba, nasa modern world siya. No? Gusto niya kumait, ano? Pero hindi niya magawa. But that is the wish, wishful thinking of the world, that they wanted to do what is right, and they wanted to be, you know, living in a way na free of sin. But you know, you cannot do that. Why? Eh, paano ka nga makagawa ng mabuti? For example, bigyan ko yung illustration. Paano ka makagawa ng mabuti? For example, kung nasa loob ka ng pulungan ng kasalanan. Okay? Paano ka maka-perform ng mabuti? Dito lang sa ating, no? The current issue was may mga Chinese prisoners na pinalaya si yung warden ng Bilibid. Dahil mayroong pinarating daw, dahil ang basis daw ay, si file doon, dahil ang basis daw gumawa ng mabuti. Okay? Sa loob na, si Sanchez, isa pa, ano? Pero, one ata, binalik. Ano? Binulik. Dahil po, inimbestigahan, abay, baka maraming under the table o mga issues. Ano? Now, sa ating, for example, sa ating law, okay? For example, pag ikaw po ay nihatulan ng kadena perpetua, okay? Meaning life imprisonment, hindi ka na talaga makalabas. Ano? So maski anong gawin mo na mabuti dyan, kung kadena, nakakadena perpetua ka, yung lahat na ginagawa mo ay hindi sapat na bayaran yung nagawa mong krimen. Okay? Yan po sa law of the land, for example.
And pwede ka lang makalabas kung, for example, ang presidente ay bigay ng parol. Okay? And you know, that is a good illustration of what redemption is all about. You know, it talks about the grace of God. It talks about the price na binayad ng Diyos para sa atin. So, maski ano natin kagawa ng mabuti, pero yung ating punishment ay eternal hell, walang pwedeng gawin natin na makaahon sa atin sa ating punishment. It can only be, ano, kung nasa hell ka na, you are, actually dahil yung ating, kumbaga yung destination natin ay hell, okay? We are destined to hell actually. Okay? Yun po yung sabi ng Biblia, no? Romans chapter 3 verse 23, the wages of sin is death, gift of God is eternal life to the Lord Jesus Christ. Okay? Yan po yung pinaka-destination natin. We are, sabi nga ba nga, hell-bound sinners. And maski ano nating paningkamot or ano yung pag-try natin na pagpanikasog, Tagalog pagpanikasog ni Sir Star, sumikap, no? Na nung sariling sikap natin ay ahon natin yung sarili, mahirap talaga mag-Tagalog. Ahon, o Inglesin na lang nato na. So, it's really hard, you know? Yeah. It's really hard to deliver ourselves from the presence of the enemy, you know, from being hellbound with our own efforts, for example, without the help of God. And that is what redemption is all about. Redemption is the story of God redeeming us from ourselves. Wala tayong ginawa doon. And that's why sabi nga natin, hindi tayo naghanap sa Diyos. Ang Diyos yung naghanap sa atin. Okay? Luke chapter 19 verse number 10, the Son of Man came to come to seek and to save that which was lost. He came to redeem us from our sins. And this is the Word of God. And the same story of redemption will be preached from before, no, postmodern or modern, pre-modern, postmodern world, post-postmodern world, the same way of redemption that the Bible is offering. Hindi po na iba yung pamaraan ng Diyos para tayo maligtas. It's still by the work of the Lord Jesus Christ and by His precious blood, we are redeemed by the blood of the Lamb. There's a song that says, redeemed, how I love to proclaim it, redeemed by the blood of the Lamb. Okay? So the Word of God is still the hope for postmodern worldwide because the Word of God teaches that we are redeemed by the blood of the Lord Jesus Christ. Number five, dito tayo mag-stop muna. Number five, because the Word of God alone has the power to purify. Look at verse number 22. Sabi dyan, now that you have been purified yourselves by obeying the truth so that you have sincere love for each other, love one another deeply from the heart. I believe this, the last phrases talks about the result of purification. The result of being purified, the result of being redeemed by God from our sinful state. Now the word purified is the word which means to cleanse from defilement. Familiar kayo ng mga purified water, di ba? Okay. May purified water, may distilled water. Okay. O isang tabi muna natin yung distilled purified tayo ngayon. Pag purified, anong may mga process na ginagawa sa purification, di ba? Mayroong 20 or 32 processes, no? Or kinds of processes para magiging purify yung water. Para pag inumin mo, ay hindi ka amoeba or hindi sasakit yung tiyan mo, for example, di ba? Kayo po ba yung nakaranas uminom sa, kwan, ano? Sa balon? Hindi sa, kwan, sa kanal. Kanal hindi sa syudad, ha? Kanal sa probinsya. Okay. O, yung inis yun, di ba? Kanal, yung sa pinagaanan ng tubig, sa farm, di ba? May, irrigation.
irrigation, for example. Yung iba malinis, yung iba hindi. Bakit po? Kasi doon sa dulo, may mga kalabaw na naliligo. Ah, kaya. Okay. Pero kung minsan yun po ginukuha nila, no? Ginagawa nilang inumin ng tubig. Noong una, wala pang proseso ng yung purification, the way they purify water now. Yung ginagawa nila noong una ay may nakita pa ako na 1 gram, tapos lagyan nila ng buhangin. May mga bato, buhangin. Tapos dyan nila pinadadaan yung tubig. Filter. Yung pinaka-filter niya. Paglabas, pwede nilang inumin. Okay? Kasi natatanggal yung mga tina. Alam mo yung tina? Yung tina kulay yellow. No? Parang kalawang. Ano? And kalawang at rust. Ano ka? Kung minsan yung sa tubig poso, pag uminom ka, yun po yung kanyang amoy. That is purification. Okay? Alam niyo po yung buhay nga natin, sabi nga natin kanina, we are defiled by sin. We are by nature kalawangin. Okay? Yung buhay natin ay maraming kalawang dahil sa kasalanan. Kalawang ng galit, kalawang ng pagkaburara, kalawang ng kung ano-ano pa yung lahat, you name it, we have it. Dahil yun po yung nature natin. That is our old sinful nature. Okay? At sabi ng Biblia, walang makapurify sa atin. Walang makalinis sa atin. Maliban, sabi ng Biblia, sa salita ng Diyos. Okay? We have been purified. Actually, the word is a participle, which means that we are being purified. Meaning, every day we are being purified by ano? By the Word of God. Meaning, pag nagbasa ka ng salita ng Diyos, okay, nakikita mo kung ano po yung mga bagay sa buhay mo na kailangan mong tanggalin. Okay? Nakikita mo yung mga dumi sa inyong mata na mayroon ka palang moths, okay? At mayroon kang coals sa ilong. Mukha at kulangot, anong sa ilong? At hindi mo makita yan. May mag-asawa na nakita ko na sakay sila sa ferry. Tapos, yung asawa niya ay nakita na may kulangot pa siya dito sa kanyang mukha. Dalawa pa dito, yung isa dito. Okay? Sabi ng asawa niya, dahil ayaw niya mapahiya yung kanyang husband, sinabihan niya, darling, may kanin ka dito. Eh, naku, may cellphone yung kamay ng asawa niya, hindi niya maganon. Eh, ginanon niya na lang. Sabi niya sa asawa niya, smile, sabi mo si Mahal, sabi mo, kanin, ulam pala eh. Medyo maasim-asim eh, diba? We are living in a world, in a life that's sinful, and we need purification. And the purifying power is none other than the Word of God. Actually, sabi ng Biblia, for example, in Ephesians chapter 25, verse 25 to 27, ito po yung hinalintulad ni Pablo. Sabi niya, husbands, love your wives just as Christ loved the church. Inibig tayo ni Kristo and gave Himself for us to redeem us, to make us what? Holy. Okay? Cleansing her by her, yung church, no? Ikaw at ako. Cleansing her by the washing with the water. Okay? So meaning, tayo po'y huhugasan as a church, huhugasan tayo sa tubig. Ang tubig dyan, anong sabi ni Pablo? With the water through, ano? Through the Word.
Word of God. Okay? And to present her to himself as a radiant church without stain and wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. And that is actually the very purpose of God, why He redeemed us. Bakit po tayo binayaran ng Diyos? Pinatawad sa ating mga kasalanan? Dahil gusto ng Diyos one day, tayo po i-present ng Diyos sa kay Kristo to be His bride. Okay? The bride without stain, without wrinkle, without blemish, but holy and blameless. Paano po, ano po yung proseso ng ganon, Pastor? It is the process. Paano tayo magiging without stain, without wrinkle, without blemish, but holy and blameless? It can be by the washing of the water. And the water is not the literal water, ha? Na pwede kang maghugas ng kasalanan mo, kumuha ka ng isang tabo, ano? Hindi pong water na ganun. Sabi ni Pablo, the water which is the Word of God. The Word of God has the power to purify us from our sinfulness. By the way, nung pinatawad tayo ng Diyos, pinatawad na tayo ng Panginoon, ano? Tinanggal ng Panginoon yung ating kasalanan. Okay? But it's also a process ating daily living when it comes to the sanctifying power of the Word of God. We are being cleansed day by day. Bakit po? Kasi araw-araw nagkaroon tayo ng kasalanan. Kasalanan, no? Every day we commit sin. Okay? And every day also we need to be purified by the Word of God. We need to be purified by the living Word of God. Yan po yung ginagawa ng salita ng Diyos. Ang sanlibutan, postmodern world, they're looking for purification. Religions are looking for purifications. And that's why yung iba sa kanila, nagsasabi, you return to nature para may purified ka. Okay? Habang hindi ka pa purified, baka mag next life mo, baka cockroach ka. Okay? Until the time na ma-purified ka na at magiging maganda na yung buhay mo sa next life. They have the teaching of purification, kaya lang mali. Because the only agent that can purify us is no other than the Word of God. It is still the hope of a postmodern world, no, to be purified, and that can only be done when a person comes to the Lord Jesus Christ as his personal Lord and Savior and believe in the Word of God that is able and has the power to purify us from our sins. Gusto mo ba mabuhay ng upright sa harapan ng Diyos? You need first to be redeemed, you know, from your sin by the blood of the Lord Jesus Christ. Ngayong umaga, pag andito po kayo, if you have not yet accepted the Lord Jesus Christ, your personal Lord and Savior, today is the time to accept the Lord Jesus Christ. Today is the day wherein God will redeem you from your sin. And today is the day, the starting day of your life, wherein you can be purified by the Word of God. Let us pray. Panginoon, maraming salamat for your Word. Thank you, Lord, for your Word is still the hope of our modern, postmodern world. It is still the hope of everyone because your Word has no season. Your Word is unchanging, limitless. It's not time-bound. It is in every season of life. It is still your Word that teaches us that salvation, redemption, is only by the blood, precious blood of the Lord Jesus Christ. It is still your Word that can purify us from our sins. Thank you, Father, for your Word. Thank you for redeeming us from our sins. While your heads are bowed, unless your eyes are closed. Maybe today you are here and you have not yet accepted the Lord as your personal Lord and Savior. Let me tell you this, that you are not yet redeemed by the precious blood of the Lord Jesus Christ. You might be religious. You might be going to so many religions, but religion cannot give us redemption. Religion is just a way wherein maybe we can be introduced to the Lord Jesus Christ.
But redemption can be found in the Lord Jesus Christ. Would you like to know about the power of God into salvation? Would you like to accept the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior and be purified by the blood of Christ and by the Word of God? Just come to the Lord and call upon His name and say, Lord Jesus, thank you for dying at the cross for my sins. Thank you for redeeming me from my sin. Today, I believe that you are my Savior, that you alone can save me, that you alone can redeem me. You alone can forgive my sins. Come into my life, forgive me of my sins, and purify me through your word. Or maybe you are here today, wala po yung church na pinupuntahan every Sunday, your day off, and maybe this church is a church that can help you be introduced in the kingdom of Christ, or to serve the Lord in this church. Would you like to join us in our family here and worship the Lord with us? Or maybe you have some prayer requests that we can pray for you. Or maybe you want to follow the Lord in the waters of baptism or transfer your membership. Whatever your decisions are, just come as we are singing our invitation song. Father, bless each one of us. In Jesus' name we pray. Amen.